Ano na nga ba mga bagong guidelines at sino-sino mga papayagan sa mga establisimyento simula bukas kapag mas niluwagan na ang restriction sa maraming lugar? At kaugnay niya at ilang pang issue mapanayam natin si Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Magandang umaga po, Secretary Lopez. Hello, magandang umaga, Igan. Opo. Sa inyo pong taga-subayban niyo. Opo, linawin lang po natin, papayagan na po ang lahat na makapasok sa mga mall at restaurant, basta ano to, kailangan bakunado ka o hindi, kasama mga bata? Okay, so papayagan ng lahat makapasok sa mall, pero yung requirement natin pagka indoor na mga restaurant, yung dating tinatawag natin na 3 C's, nandun pa rin yung requirement sa indoor na vaccinated. So, pero again, allowed na ang kinaiba ngayong alert level 1 ay first mas magbubukas ang ekonomiya, mas less ang restriction. Isa na dito, allow yung 100% operating capacity. So hindi na kailangan yung may mga space ng mga upuan bawat isa, no? Okay. So, saka pag 100% capacity, ibig sabihin din hindi na rin re-require yung physical distancing. Lahat ito pwede sa pati sa restaurant, sa mga personal care services, mga transportation. Pero pag indoor kailangan yung vaccination. Tapos yung sa mga tourism, mabubuhay talaga muli ang tourism. Malakas ang rebound na aasahan natin dahil less na rin yung mga interzonal domestic travel na requirement. Wala na yung requirement na RT-PCR, yung mga PNT clearance. Opo. Oo. Tapos, pero ito, malaking bagay pa rin yung vaccinated ka. Basta maraming hindi na i-require sa'yo. As we all know also, ito naman, hindi dahil sa alert level 1, kung hindi katatanggal pa lang natin ng international travel na quarantine requirement. Opo. So dito, asahan din natin na mas makakabangon ang tourism. Opo. Pero kailangan dala yung vaccination card? Oo, may vaccination card. Kailangan na yung mabe-verify yung proof ng vaccination. Isa pa, maasahan na natin yung greater mobility. Sabihin, mas maraming lalabas kasi i-encourage na yung on-site work. Yung sabihin, less na yung work from home. Magiging optional yung work from home. Dati kasi ang ine-encourage natin, work from home. Okay. Pero ngayon, i-encourage na yung pumasok na kayo on-site. Ang maganda dito, pagka pumapasok na uli yung mga tao, basically, nabubuhay yung mga restaurant at yung mga paligid na tindahan, mga stores. Okay. Kasi nasa labas yung tao at hindi na pero, sa bahay. Secretary, kailan ba may makita akong safety seal dun sa mga pupuntahan kong establishmento? Oo, yung safety seal, hindi naman siya requirement tulad dati. Ano siya, parang pang-marketing attraction siya na safe dito sa lugar na to. So voluntary siya, optional, pero nakakatulong siya sa pag-attract ng customers. Okay. Plastic barrier, wala na rin? Oo. So yung marami rin natanggal dito, yung plastic barrier, wala na. Yung requirement doon, may contact tracing pa, yung papel na contact tracing, wala na rin yon. Ang digital na contact tracing, yung mga QR code na mga pinipindot natin, yung tinatapat natin, optional na rin yon, hindi rin required. No? Tapos, dati ang establishment, kailangan yung isolation facility. Ngayon, hindi na rin. Okay. Hindi na kailangan mag-ano ng isolation, maglagay ng isolation facility. Hindi ho ba ako dapat matakot o mangamba bukas? Hindi po. Ang kinaiba naman talaga nito, yung sitwasyon natin ngayon, yung mas marami talagang vaccinated. Kasi remember, bago ho natin mailagay ang isang lugar sa ganitong alert level 1, kailangan pumasa muna sila doon sa 80% ng targeted population. 80% ay bakunado. Mm-hmm. At saka yung A to A3, 70% ng A to A3 ay bakunado. So, mataas ang immunity, protection. Ibig sabihin, kung may mahawa, magkasakit, ay hindi maging malala, hindi severe. Mm-hmm. At hindi ma-overwhelm ang ospital. So tulad ng nakita natin sa Omicron, napansin natin na kahit kumalat ng mabilis,
hindi naman nahirapan ang ospital. Sa bata, kahit 5 years old pababa, pwede nang kasama ho yun. Oo, ang bata, yung sinabi natin kanina, required yung vaccination sa indoor, 18 pataas. Okay. No? So yung pwede silang may kasamang below 18, so makakapasok pa din, walang age restriction. Pero yung below 18, hindi naman nahanapan ng vaccination card. Mm-hmm. Pero face mask pa rin, ha? Oh yeah, oo, importante pa rin yan. Yung face mask, at saka mas pinag-iiting ngayon yung kailangan yung regular disinfection, yung magandang ventilation, at saka yung vaccination. Okay. Good luck sa ating lahat. Maraming salamat, Secretary. Okay, good luck po sa ating lahat. Salamat po. Secretary Mon Lopez, DTI. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.